Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Maynemarjo and I'm still kicking in the house. Boom, another day, another vlog. Hey! For today's vlog, guys. So, isang malaking major shift ang mangyayari because you all know na yung vlog ko is more on like travel vlogs, big step tong vlog na to for me, and ito yung pinaka first vlog na i-release ko. If you want to be with me in this journey, please don't forget to like, subscribe para ma-notify kayo sa mga upcoming videos na mangyayari sa akin dito sa Canada as an international student. Guys, I'm so excited, like sobra excited to share this with you guys kasi ang dami nagtatanong sa akin, nagme-message kung magkano, paano. I will share with you guys how I got my student visa, how much did I pay for it, how much is my tuition, ano ba yung mga requirements na kailangan mong ipasa sa schools, all of that, guys. So stay tuned dahil magiging mahabang usapan to sa atin, guys. As I hope may matutunan kayo about this vlog. Here we are! I chose Canada. Actually guys, this is my second time going here. First na punta ko pa lang dito. Parang there's something na parang gusto ko magstay. Gusto kong ma-experience yung culture nila. It feels like home. It feels like you're safe being here. And ayun, hindi ko naman talaga totally like in-expect na magiging like supportive yung parents ko about this idea. Kaya nung sinabi ko sa kanila yon na there's a webinar ganon about studying here, yung alam mo yung feeling, I want to live outside my comfort zone, I want to live alone, I want to be independent, yung ganong idea bigla na lang siyang pumasok sa mind ko. And yeah, I love my family so much, it's just that I want to step out that comfort zone na meron ako, achieve more. So this agency, it's Enhanced Visa, they have this webinar na ipapakita nila lahat tumong malaman about studying in Canada, being international student, anything, like lahat ng questions mo about studying in Canada is masasagot dun sa webinar na yun. Ayun, while watching it, like sobra talagang na-pursue. Sabi ko sa mom ko, ma, you need to attend this webinar para malaman mo yung sinasabi ko, why I want to study in Canada, why ganyan, everything you need to know about it. So, si mama is napaka-supportive. She watched it. On that day, when si mama na yung nanood, and na-encourage din siya, that day, yun na, dun na kami nag-pay ng 25K. So, hindi lang po siya 25K. Overall is 75K. So, may mga segments sila, like first segment, second segment, third segment. I paid first segment para ma-push na yung documents. I mean, ma-push na yung pag-process ng student visa ko. Student visa emailed me about the requirements, the thing that I need to prepare, document, course, kung ano ba yung kukunin ko. I'm gonna put the requirements here na hinihingi sa akin here. It's just check nila yan, and then once it's done, ibibigay nila sa'yo yung parang admission, parang assessment. Kung ano yung bagay sa'yo na course na kukunin mo, na related sa work mo, related sa studies mo. So, mag-i-input sila ng mga like courses and school with tuition fee like this. So, may tuition fee, may course, may school. Para meron kayo mga choices kung ano yung pasok sa budget nyo. Guys, you have a freedom naman to choose what school, what course do you want. Sila is nagbibigay lang sila ng idea sa inyo kung ano yung bagay na course na
pwede kayong like para mas madali yung process ng student visa nyo. Like, mas mabilis kayong ma-approve. My first segment, they gave me business, international business na course. Kasi, ang course ko dito sa Philippines is business administration, major in financial management. More unrelated in business yung binigay nila sa akin na course. And, meron pa silang binigay, like, kasi ang work ko is corporate secretary. Binigay sila ng course na about sa, like, parang, about sa secretary thing. Yun yung mga suggestion nila. Tapos may school din silang nilagay. Gusto ko naman mag-aral sa ibang bansa. Gusto ko naman yung pinili ko talaga na school. Ginawa ko is, nag-search ako ng school na parang maganda, near lang sa mga places, accessible siya, madali siyang, madali sa public transport. So, nag-google ako guys. Nag-google ako ng mga school sa Canada. Actually guys, you can do it naman without enhanced visa. I mean, without agency. Like, kung kaya niyo talaga makagastos kayo, mas okay na huwag kayo mag-agency. Kasi madali lang naman talaga yung process. Pero dahil yung journey ko, yung sinishare ko, ayun, naka-agency kasi ako. Pero you can do DIY guys, kung ayaw niyo ng agency para hindi na magbigay ng 75k. Actually guys, it's really easy to like mag-DIY. Magsali lang kayo sa mga groups. Merong group sa Facebook na nag-share sila kung paano yung DIY experience nila. Pero yung sa amin, parang same lang siya sa DIY. It's just that someone is guiding you. Pero yung guiding na yun, guys, pwede nyo rin siya makuha sa ibang tao. Like, yun nga sa mga groups. Pwede kayo magtanong kung paano. Meron naman mga nag-share. Meron sa YouTube. So, madaming sources, guys, na pwede kayo makatipid, diba? Like, kaya niya yan, guys. Nag-start na kasi ako ng agency. Kaya, pero nung nalaman ko na parang madali lang naman pala, sana pala nag-DIY na lang ako. Yung idea na ganun, enhanced visa really like take good care of us. Kaya, okay. Ang mahalaga is nandito na ako sa Canada. The next thing is, after that, parang nag-agree na ako na ang course ko is Business International Business. My school is Seneca College. I compare school. Pero Seneca College, yung the vibe, the amenities, whole campus, ang ganda, madami silang iba't ibang campus. So, that's why I chose Seneca. I paid 90 Canadian dollars to process, like, the application. After I paid for 90 Canadian dollars, I received an email from Seneca College. They accepted me, like letter of acceptance for my course, which is Business International Business. And then, all of the sudden, bigla akong na-realize, do I really want that course? Alam niyo yun guys, yung thought na, gusto ko ba talaga siya? Business International Business. Ang sarap sa tenga, like pag yun yung course mo, Business International Business. Girl! You're good! Gusto ko siya. Like, gusto ko yung course na yun. But then, while searching sa Seneca, yung mga courses nila, bigla ko nakita yung Tourism Service Management. Global Tourism Service Management. And I was like, oh, gusto ko to. Guys, alam niyo naman, di ba, na ang passion ko talaga is more on like travel, tourism. And then, ang ginawa ko is, I emailed my school direct. Makulit po kasi talaga ako. Like, if I want something, I want it badly. Like, I want it! I want it! I want to get it. I emailed the admission office of Seneca. So, dahil sa akin naman sila nag-i-email, guys. Hindi naman sa agency. Yun nga yung sinasabi ko, pag DIY, guys, parang kayo lang din talaga kasi yung nagpa-process. Like, kayo lang din magpapasa sa Seneca. Parang sila lang yung nag-guide sa inyo na ipasa nyo to, na fill-upan nyo to. Yun yung role ng agency. So, parang i-gather yung mga documents nyo, ano yung mga dapat nyo ipasa. Ginawa ko, I emailed International Admissions. Sabi ko, my course is Business International Business, but I want to change it into Tourism Service Management. Akala ko, like, nag-email ako and then no reply. So, sinabi ko na sa agency ko, okay, binila, ang next step po, ma'am, is we need to apply for your visa na. Ito yung mga requirements. Ayan, binigyan nila ako ng requirements. Sobrang dami. Kailangan makompleto ko muna lahat yan and then ipasa ko sa kanila. Pinasa ko yung documents kasi lahat naman ng documents na hiningin nila is meron na ako, like, kompleto na ako. So, parang hindi ako nahirapan talaga about dun sa pagpasa ng documents. So, ang study plan ko is related sa Business International Business. And then, all of a sudden, biglang nag-email sa akin yung Seneca College saying na na-change na nila yung course ko. And I'm like shocked. What? What do you mean? Change nyo na agad? Oh, no!
no! Guys, na-change agad yung course. Alam niyo yun, if it's meant to be, it will be. I guess this is meant for me, you know what I mean? Hindi ko naman like sinabi, guys, na talagang... I mean, I'm just asking a question. Na-change na, guys. Like, the letter of acceptance, meron na about dun sa course na yun. And I was like, what? So, guys, dalawa na yung letter of acceptance ko. I don't know kung ano talaga yung pipiliin ko. One of the hardest decisions I've ever made in my entire life. Lord, kung ano man po yung mapili ko, please, sana maging best decision yun, like, sa future. I don't know what future holds, but please guide me. I emailed my agency saying that na-change yung course ko. Yung story behind it, guys. Bakit yun yung kinuha kong course? So, I paid half of my tuition fee, like, yung half semester. Like, kunyari ngayon ko nag-apply, na-receive mo yung letter of acceptance mo. The next is you need to pay for your tuition. We have 1 month to pay. So, yun yung pinasa namin sa immigration, I mean sa IRCC na I already paid for my tuition fee. So, which is half lang, pero it's fine kasi at least nagbigay ka ng deposit. After that, is nag-ayos na kami ng para sa student visa. Mag-create kayo ng GC key. Mag-create kayo ng account sa website ng IRCC. And then, mag-fill outan kayo doon. Doon yung ipapasa yung documents nyo. You don't need munta sa kanila para ipasa yung documents nyo. Ito yung, ganito yung like, ano nila, like parang website nila. So, ayan, makikita nyo. Pag nag-login kayo, it's GC key and then continue, may mga password, may mga question that you need to answer. Dalawa yung like application ko. First is yung tourist nga, tourist visa, so it's approved. And then ngayon is yung student visa, which is approved din. Sobrang happy ko on that day na approved. Yung waiting is sobrang nakaka-intense. Like, alam niyo yung yun lang yung nasa isip mo every day. Kung may marireceive ka ba ng message na approve ka. Then after that, sorry I forgot, one of the requirements also is yung e-medical. So, ang ginawa namin is, yeah, nagpa-schedule kami sa St. Luke's Ermita. And then, we took some tests. Ang expense namin doon is like 13K. Parang nag-upfront kami, guys. Like, advance. Hindi pa nila sinasabi na magpa-medical kayo. Pero, in advance na namin para yung waiting kasi is 1 month, gano'n. Habang nag-aantay kami, mas okay kung meron na kaming medical para makaabot kami dun sa September, I mean sa fall intake. St. Luke's Ermita na yung magta-transfer ng result mismo sa IRCC. And I forgot to say, guys, yung biometrics is also part of the requirements. So, ito na yung part na kailangan yung pumunta dun sa mismong embassy. They need your fingerprints. So ako, guys, dahil nga nag-apply na ako for tourist visa and meron akong fingerprint sa kanila, which is valid for like 10 years ata, I don't need to do the biometrics. Hindi na nila ako ni-require mag-biometrics. Pero if you're new, you need to do the biometrics. So yun yung next nyo na, na email na ma-receive, yung about sa biometrics, yung requesting for a biometrics. So you need to go there sa embassy. Before nyo i-submit, guys, yung documents nyo, be sure na nandun na lahat. Like, kasi wala nang atrasan to eh. Like, pag napasa nyo na, ilatag nyo na lahat ng meron kayo. After like months of waiting, so I na-approve ako after 40 days. So, ito yung timeline ko kasi nilalagay nila yung timeline. If this is meant for me, alam ko ma-approve ako. So, after 40 days, every day you're praying na sana like ma-approve yung pinasa mong document sa kanila. Kasi ba akong email saying like, no, do not reply. So, yun kasi, guys, yung parang yung email ng IRC, marareceive yun, do not reply. Nung nareceive ko, is hindi pa siya like, approve letter. Ang nakalagay lang is passport request. After like 15 or 30 minutes, minareceive na naman ako ng email, do not reply. Tapos dun na, guys, dun ko na nakita na I'm approved. Like, sobra akong natuwa, guys. Like, alam niyo yung happiness ko on that day. Like, lahat ng waiting, lahat ng yung kaba mo na nararamdaman. Bigla siyang nawala. Tatatalon ako, and then I went to my dad. I went to my sister saying that I was approved. That was one of the best feeling ever. Parang alam niyo yung ang bilis ng panahon. Like, parang kahapon lang, nag-aayos ako ng papers ng lahat. And then now, I'm here na, and I don't know yet what will happen.
sa future. Pero I'm so excited. Like, sobrang excited ako, guys. So, the entire experience is you feel like taking one step sa journey mo sa life, new environment, new people. So, sa mga inspiring, gusto maging international student, go nyo yan, guys. Push it. Kasi ako, actually, kung hindi ko siya like talaga pinush, wala naman to, hindi siya mangyari. So, you need to take a risk talaga. Sobrang risky kasi syempre magastos. Alam nyo yan, like talagang sobrang expensive nung pag-aaral sa Canada. I don't know if may nakalimutan pa ako, pero I'm just sharing my whole experience on how I applied, how I become an international student. So, if you have a question, sobrang paus na ako. But, if you have questions, just comment below kung ano pa yung gusto nyong sagutin ko. And yung hindi ko na-share dito sa vlog na to. But yeah, thank you guys for watching. I hope you like it. See you in my next vlog. Bye!